Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-26 na kabanata ng Chronicles at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Mula chapter 22 hanggang 26, ito po ay tungkol sa mga Levita. Kanilang binahagi dito na ang tungkulin ng mga Levita ay mahalaga. Hindi na po natin kailangan pang bigyang diin ito. Pagdating sa mga Levita, hindi nila alam na sila ay ganun kahalaga. Kung kaya para sa mga nagbabalik na mga Levita mula sa pagkakadakip ay hindi sila ganoon karami. Kailangang hanapin ng mga Israelita ang mga Levita upang maibalik sila sa Jerusalem. Sa panahon ni David at ng mga hari ay may mayroong mga Levita. Ngunit, kalaunan, matapos magkasala ang mga hari at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga Levita ay nawala. At matapos ang kanilang pagkakadakip ay sila ay nawala. Tuluyang nawala. Nakikita ko ngayon dito sa on-site ay may mga kasama po tayong mga kabataan at nagtatanong sila kung sino ang mga Levita. Si Jacob ay mayroong 12 mga anak at ang isa ay nagngangalang Levi, Levi. Mula sa 12 anak na ito, sila ang naging 12 tribo ng Israel. At ang isa sa mga tribo ay tinawag na Levi. Siya ay isang anak ni Jacob. Ang tribong ito ay pinili ng Diyos. At sila ay naging tribo na naglingkod sa Diyos. Ang tribo ng Levi ay walang bahagi sa lupain na ipinagkaloob ng Diyos dahil si ang pagkakatawag nila ay ang maglingkod sa Diyos. Pagdating naman sa 11 mga tribo, si Joseph ay mayroong 2 anak, si Ephraim at Manasseh. Kung kaya, naibilang ang 2 anak na ito sa tribo ni Jacob. Tinanggal ang tribo ni Levi, saka idinagdag ang 2 anak ni Joseph na si Ephraim at Manasseh. Ang isang tribo ay naatasan na paglingkuran ang Diyos at ang natirang 12 mga tribo ay ang siyang kumatawan o siyang bumubuo sa Israel. Ang tribo ng Levi ay napaka-importante. Sa kanilang paglilingkod, kailangan nila ang presensya ng Panginoon. Sa kanila manggagaling o sila ang kinatawan kung magtatagumpay ba ang Israel. Ang lahat ng ito ay nakadepende sa presensya ng Diyos. Sa talaan ng unang kronika ay meron tayong makikita na ang presensya ng Diyos ay mahalaga. Ang kasaganaan ng isang bansa ay nakasalalay sa presensya ng Diyos. Ito ay mas mahalaga kaysa sa kanilang militar, kaysa sa kanilang ekonomiyas, kaysa sa kanilang mga pamilya. Ang presensya ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Matapos ang pagkakadakip ng Israel at sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem, ay nais nilang isulat ang lahat ng ito, ang mga detalyeng ito tungkol sa mga Levita. Kailangan nilang
balikan ito mula sa panahon ni David. Kung paano nga ba inaayos ni David ang mga Levita, kung ano ang kanilang mga tungkulin at kailangang gampanan. Dahil pagkatapos ng kanilang pagkakadakip ay nais nilang itayo muli ang ministeryo ng mga Levita. Ang era o ang panahon matapos ng kanilang pagkakadakip ay 400 BC. Ibig sabihin, mayroong 500 o 600 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon sila ng maayos na pangkat ng mga Levita. Kung kaya naman ang mga Levita ay nagmula pa sa iba't ibang mga lugar, lalo na sa Persia, upang makabalik sa Israel, Jerusalem. Ngunit hindi lahat ay handang bumalik. Dahil ang bayan ng Persia ay napaka masagana. Ang kanilang kapital ay Masagana. Iyon ay sentro ng ekonomiya, ng kayamanan, at ng politika. Iyon ang masasabing sentro ng buong mundo. Napakayaman ng bayan ng Persia. Mayroon silang maraming kapangyarihan. Kung ikukumpara natin sa China, ay ang tinutukoy po natin ay ang Beijing o Shanghai. Kaya kung nais mong bumalik sa isa kanayunan, maaring hindi mo pipiliing iwan ang Persia. Matapos ang pagkakadakip ng Israel ay pinalaya ng hari ng Persia ang mga Israelita upang makabalik sa Israel. Ngunit ang katanungan ay kung mayroon nga ba silang pananabik din na itayong muli ang templo ng Diyos o itayong muli ang Jerusalem. Ito'y upang maibalik din ang presensya ng Diyos. Ito ang importante. Ngunit ang katanungan nga ay kung mayroon bang mga taong handa na bumalik at itayong muli ang templo ng Diyos. Dito makikita natin na mayroong apat na mga kabanata na ang tanging nabanggit ay ang mga tungkulin ng mga Levita at kung ano ang kanilang kahalagahan at kailangang gampanan. Sa kanilang paglilingkod ay makapapasok sila sa templo ng Diyos. Ang mga Levita ay mga katulungan ng mga pari. Sila ang tumutulong sa mga pari. Hindi lamang nila tinutulungan ang mga pari sa kanilang paglilingkod o sa mga gawain. Kundi tinutulungan din ang mga pari sa kanilang mga sambahayan. Tila sekretarya. Ang mga pari ay mahalaga. Kung kaya naman naroon ang pakiramdam ng mga Levita na sila ay hindi ganoon kahalaga. Ngunit makikita natin dito sa unang kronika na itala dito ang tungkol sa mga Levita. Tila nagsasabi na kailangan natin ang mga Levita. Mula chapter 21 o 29, nabanggit dito ang tungkol sa templo. Dahil kung naroon ang templo ng Diyos, ay naroon din ang presensya ng Diyos. Kaya kailangan ng mga pari. Kailangan ang mga Levita. Nung nakaraan, nabanggit natin na kailangan ng mga manggagawa. Kailangan ng mga materyales upang maitayong muli ang templo.
Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagtatayong muli ng templo. At ang pagtatayong muli ng templo, ang kahalagaan nito ay upang maibalik ang presensya ng Diyos o maranasang muli ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ang siyang nagiging katuparan ng mga pangako ng Diyos. Noong una pa lamang ay pinangako na ng Diyos kay Abraham na siya ay isang magiging bansa, magiting na bansa, at ang kanyang bayan ang magiging pinakamagiting sa lahat. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. At ang pangakong ito ang pinakamahalagang pangako para kay Abraham. Ito ang tipan ng Diyos kay Abraham. At nagpatuloy nga na gumawa ang Diyos ng kanyang mga pangako at tipan kay Isaac, kay Jacob, kay Moses. Ang tipan na ito ay para sa Israel at maging sa buong mundo. Pagkatapos gumawa nito ay nagkaroon din ng tipan ng Diyos kay David. Ngunit para sa mga Israelita, ang mga pangakong ito ay tila hindi na isasakatuparan. Kaya pagkatapos na mawasak ang kanilang bayan at sila'y nabigyan ng pagkakataon na bumalik, kanilang napagtanto ng pinakamahalaga pa rin sa lahat ay ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ang kailangan upang maisakatuparan ang pangako ng Diyos. Ngayon, tayo ay naging isang magiting na bansa dahil sa Diyos. Tayo ay tumindig at maglingkod sa Diyos. Kailangang balikan ang pinaka-importante o pinakamahalagang punto ng paglilingkod sa chapter 23 to 26 na banggit po ang tungkol sa mga Levita. Ito ay nasa gitna ng mula chapter 21 hanggang 29. Ang mga Levita ay kailangang tumindig. Ngayon, pumunta po tayo sa chapter 26. Atin pong bigyan ito ng pamagat. Paglingkuran ang Diyos sa kabila ng kaibahan ng nasyonalidad. Lahat tayo ay dapat na maglingkod sa Diyos. Ikaw man ay Levita o kaya'y Hentil. Lahat tayo ay dapat na maglingkod sa Diyos. Dahil ang mundo ay nilikha ng Panginoon. At ang presensya niya ang pinakamahalaga. Lahat tayo ay dapat na maglingkod sa Diyos. Balikan po natin ang chapter 23. Mula chapter 23 hanggang 26, ito ay tungkol po sa mga Levita at sa mga pari. Ngunit ang tungkol sa mga pari ay karagdagang impormasyon lamang. Dahil ito ay puro tungkol sa mga Levita. Sa chapter 23, nabanggit dito na mayroong apat na uri ng mga Levita. Ang una ay ang titingin sa templo. Ang mga inatasan sa pangangalaga at paglilingkod sa templo, opisyal at mga hukom, may mga natawag din
bilang mga bantay sa pintuan. At ang pang-apat ay ang para sa musika, ang mga para sa pagpupuri sa saliw ng mga instrumento. Kaya nabanggit po natin na mayroong apat na uri ng mga Levita. Sa chapter 23 at 24, nabanggit ang tungkol sa mga pari at Levita. Nabanggit po ang tungkol sa mga Levita na naglilingkod sa templo. Sila ay naglilingkod sa loob ng templo. Kanilang tinutulungan ang mga pari sa kanilang paghahandog at upang tignan ang mga kagapitan sa loob ng templo. Lahat ng ito ay kinagawa ng mga pari. Sa chapter 25 naman, tungkol po ito sa mga mang-aawit sa templo. Una nga ay ang mga naglilingkod sa templo. Ikalawa, ang mga mang-aawit sa templo. Chapter 25, nabanggit ang tungkol sa ikaapat na uri. Sa chapter 26 naman, ito ay tungkol sa ikalawang at ikatlong uri ng mga Levita. Sila ang mga bantay sa pinto ng templo at ang mga hukom. Hahatiin po natin ang chapter 26 sa dalawang seksyon. Verse 1 to 28 ay tungkol sa mga bantay sa pinto ng templo. Ito ang mga verse 1 to 19 ay tungkol po sa mga bantay sa pinto ng templo. Sa verse 1 to 12, nabanggit po dito ang mga puno o pinuno ng bawat tribo. Kung sino ang kanilang mga pinuno. So verse 1, ito naman ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto ng templo. Sa angkan ni Kora ay si Meselamias na anak ni Kora, buhat sa pamilya ni Asaph. Nabanggit po dito ang angkan ni Kora. Si Kora ay mayroong tatlong anak. Ang unang anak ay naging pari. Ang ikalawa at nabanggit din po ang tungkol kay Asaph. Sangka ni Kora ay si Meselamias na anak ni Kora, buhat sa pamilya ni Asaph.
si Meselemias ang naituro bilang pinuno ng lahat ng mga tagabantay sa pinto. Dahil sabi sa verse 9, 18 naman ang mga kamag-anak na pinamumunuan ni Meselemias at pawang matatapang din. Sa templo ay mayroong 4 na pintuan o pinto at sa 4 na ito si Meselemias ang naituro bilang pinuno. Si Meselemias ay mayroong 7 mga anak. Sila man din ay mga pawang bantay sa pinto ng templo at nasa pamumuno ni Meselemias. Sa verse 4, nabanggit po dito ang pangalan ni Obed-Edom. Mula verse 4 hanggang verse 8, puro po ito tungkol kay Obed-Edom. Makikita natin dito mula verse 1 to 3 ay ang mga anak ni Meselemias. Sa verse 4 to 8 naman ay tungkol sa mga anak ni Obed-Edom. At sa verse 9 ay tungkol muli kay Meselemias. Kaya makukuha natin ang konklusyon na si Meselemias ang pinuno ng lahat ng mga tagabantay. Ano ang nais sabihin ng unang kronika tungkol dito? Si Obed-Edom ay mayroong 8 mga anak. Mas marami siyang anak kumpara kay Meselemias. Kung mapapansin po natin, walang masyadong detalye tungkol kay Meselemias. Ngunit sa verse 9, 18 naman ang mga kamag-anak na pinamumunuan ni Meselemias at pawang matatapang din. Ngunit pagdating kay Obed-Edom, sa verse 5, pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Binigyan siya ng 8 anak na lalaki. Nagpatuloy po ang talaangkanan na ito hanggang verse 6. Si Semaya ay mayroon ding mga anak na naging pinuno ng kanilang sambahayan. Pagdating kay Meselemaya, nabanggit lamang po ang isang henerasyon. Ngunit kay Obed-Edom ay 2 henerasyon ang nabanggit. Kaya ang pinakapanganay sa pamilya ni Obed-Edom ay si Semaias. At sa angka naman ni Semaias ay may mga anak din siya na naging pinuno dahil sila ay mahuhusay at bihasa. Ang mga anak ni Shemaya ang nagbantay sa pinto ng templo. Ang mga ito ay mga anak ni Obed-Edom. Sa verse 8, ang mga anak at apo ni Obed-Edom na pawang may kakayang maglingkod ay 62. Si
si Meselemiah ay mayroon lamang 18 mga anak. At sa verse 10, kabilang din ang pangkat ni Hosa mula sa angkat ni Merari na binubuo ng kanyang mga anak. Sa verse 11, ay mayroong nabanggit na 13 mga anak. Sa lahat-lahat ay mayroong Siyam, 43 at 62 sa kanila ay mula kay Obed-Edom. Halos lahat ay mula sa pamilya ni Obed-Edom dahil sila ay pinagpala ng Diyos. Ngunit sino ba si Obed-Edom? Si Obed-Edom ay mula sa lipi ng God. Hindi siya Israelita, kundi mula sa Gath. G-A-T-H. Kung matatandaan po natin, si Goliath ay mula sa Gath. G-A-T. At ang mga kapatid niyang higante ay mula din sa Gath. Ngunit ang lahat ng mga higanteng ito ay napatay ni David at ng kanyang mga tauhan. Ang mga taga-Gath ay mga Filisteo din at masasabi nating mga kaaway ng Israel. Lagi nilang hinahamak ang Israel bilang isang bansa. Maging sa panahon ni Joshua ay kailangan nilang patayin ang mga higanteng ito, ngunit hindi nila sila mapatay. Hanggang sa dumating ang panahon ni David at kailangan muling hinarap ang mga higanteng ito mula sa Gath. Ngunit sa panahon ni David ay mayroong taong nagngangalang Obed-Edom. Siya ay mula sa Gath. Ang kanyang mga ninuno ay kaaway ng Israel. Sila ang pinakamalakas na mga tao mula sa mga Filisteo. At sa panahon nga ni David at maging sa panahon ni Saul, sila ay laging matatawag na kaaway ng Israel. At hindi sila magapi o matalo ng mga Israelita. Ang mga Filisteyong ito ay laging nangahamak sa mga Israel. Ngunit, tumindig ang isang lalaki na nagngangalang Obed-Edom mula sa Gath. Tumindig siya upang paglingkuran ng Diyos. Bakit niya pinaglingkuran ng Diyos? Dahil nang hinanap ni David ang tipan, ang arkong ito ay namalagi lamang sa isang lugar ng mahabang panahon at hindi na ibalik sa Israel. Ngunit nang itinatag muli ni David ang Israel at ang kanyang kaharian, ay hinanap niya ang arkong ito ng tipanan. Nang mahanap niya, ay ninais niyang ibalik itong muli sa Jerusalem. Nais niya itong ilipat sa pamamagitan ng kariton, ngunit sinabi ng Diyos na hindi ganon ang paraan ng paglilipat nito. Ang mga pari ang dapat na magbuhat ng tipanan. Kung kaya nadapa ang baka na ginamit, nahulog ang tipanan at sinubukan itong hawakan ni Uza, ngunit ikinagalit ito ng Diyos, kung kaya namatay din doon si Uza. Napaisip ang mga tao noon na napakalakas ng presensya ng Diyos. Kaya mas mainam na wag na muna nating ibalik ang tipanan ng Diyos sa Jerusalem.
atin na lamang itong ilagay sa bahay ni Obed-Edom. Kaya ang tipanan na ito ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom ng 3 buwan. At sa 3 buwan na iyon ay napagpala ng napagpala ang pamilya ni Obed-Edom. Maging si David ay narinig niya ang tungkol sa pagpapala na naranasan ni Obed-Edom dahil sa pamamalagi doon ng presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nakay Edom. Kaya iniayos ni David muli ang plano na ibalik ang tipanan sa templo sa Israel. Muli, tandaan natin na si Obed-Edom ay isang hentil, ngunit namili siyang paglingkuran ng Diyos at nanatili nga sa piling niya ang tipanan. Dahil sa presensya ng Diyos, siya ay nagpapagpala. Ninais niyang sundin ang Diyos at paglingkuran ang Diyos. Kung kaya nang ang arko ng tipanan ay hindi na ituloy na dalhin sa Jerusalem, ninais niyang manatili na lamang ang arkong ito sa kanyang bahay. Ako, si Obed-Edom, ay isang malaking tao, malakas na tao at handa akong paglingkuran ng Diyos. Handa akong protektahan ang arko ng Panginoon. At dito nga sa chapter 26 nakita natin na ang kanyang lipi ang tinawag na magbabantay ng pinto ng templo. Si Meselemias ang pinuno ng lahat ng mga bantay. Ngunit, mapapansin natin na nabanggit dito ang tungkol sa pamilya ni Obed-Edom. Nagsimulang maglingkod si Obed-Edom sa Panginoon. Ano ang nais nating sabihin dito? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nakaayon sa kung ano ang nating nasyonalidad. Lalo na sa kanilang pagbabalik mula sa pagkakadakip. Maraming tao ang dating naglilingkod sa Diyos ngunit tumigil sa paglilingkod. Lahat ay maaaring maglingkod sa Diyos. Ang lahat ay tinawag ng Diyos upang makapaglingkod. Hindi lamang tinawag ng Diyos ang mga Israelita. Sa lumang tipan, ang mga hentil o mga higante sa Gat ay ninais nilang paglingkuran ang Diyos. Naging bukas sila sa paglilingkod sa Diyos at sa pagbabantay ng templo ng Diyos. Sa verse 17, sa gawing silangan, 6 bantay araw-araw sa hilagat timog ay 4 at 2 naman sa bodega. Sa malaking gusali, sa gawing kanluran, 4 sa labas at 2 sa loob. Sa verse 15, kay Obed-Edom napunta ang gawing timog at sa kanyang mga anak naman ang mga bodega.
ang mga anak ni Obed-Edom. Ay natawag upang bantayan ang bodega. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Ang kanyang tahanan ay naging mapagpala. Ito po ay tungkol sa dalawang henerasyon ni Obed-Edom. Sila ay tunay na pinagpala. Ang ikalawang henerasyon ay tumindig din. At tulad ni Obed-Edom ay napagpala. Ang sumunod na henerasyon ang naging tagabantay ng bodega. Ang sumunod na henerasyon ay para sa bodega ng mga sambahayan. Sila ay tunay na pinagpala. Para sa mga direktang anak ni Obed-Edom, sila ay para sa bodega o para sa kayamanan ng templo. Makita po natin dito ang puso ni Obed-Edom. Na sa lahat ng ito, pinakamahalaga pa rin sa kanya ang presensya ng Diyos. Una ay ang Diyos, ikalawa ang tao, ikatatlo ang pamilya. Mapapansin natin dito na si Obed-Edom ay namumuhay sa prinsipyo ng puno ng buhay. Kahit na siya ay isang hentil at dapat nakalaban ng mga Israelita, siya ay tumindig upang paglingkurad ang Diyos at upang sundin ang Diyos. Dahil sa kanyang paglilingkod at pagsunod, siya ay pinagpala ng Diyos. Ito ang isang mahalagang punto na dapat po nating maunawaan mula sa kabanatang ito. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nakasalalay sa kung sino po tayo o kung saang bansa po tayo nang galing. Ngayon ay nakakita po ako ng madaming mga kabataan sa atin pong on-site morning devotion. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ayon sa kung ilang taon na o kung may edad na kayo. Tulad ko, ako'y 7 gulang na, ngunit nagpapatuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos. Sunod sa verse 20 hanggang 25 ay tungkol po sa mga taong naatasan para sa kayamanan ng templo. Sa ating mga coworker, kung ikaw ay bookkeeper o accountant, wag mo pong isipin na hindi kayo mabibigyan ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos. Sa totoo lang, ang mga accountant ay napakahalaga. Kung wala po kayo, hindi makapagpapatuloy o hindi makatatakbo ang simbahan ng Diyos. So chapter 20 to 25, verse 20 to 25, tungkol po ito sa iba pang tungkulin ng mga nasa templo. So verse 20, ang mga Levita sa pangunguna ni Ahayas ang namahala sa kabangyaman ng templo at sa bodega ng mga kaloob sa Diyos. Si Ladan, na isa sa mga anak ni Gershon, ay ninuno ng maraming angkan kasama ng pamilya ng kanyang anak na si Jehiel.
Sa verse 28, at lahat ng kaloob na inialay ni Propeta Samuel, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Zeruiah ay inilagay sa pangangalaga ni Selomit at ng kanyang mga kamag-anak. Sila ang nagbantay ng kabangyaman ng templo. Maging ang mga materyales na kailangan nilang pangalagaan. Maging ang pagbabantay ng bodega ay napakahalagang tungkulin. Kung ano ang mga dapat na naroon, kung anong kailangang dagdagan, ilan ang naipapasok o kaya'y nailalabas, gaano nakarami ang nasa loob ng kabangyaman. Kailangang gumawa ng mga report tuwing may dadating na bagong kagamitan ay kailangang mailagay sa tamang kalalagyan. Sa paggawa ng anointing oil ay kailangan nila ng iba't ibang mga kagamitan. May handit tulad po natin ito sa isang chemist na nagtatrabaho sa parmasya. Kailangan nilang malaman ang bilang ng bawat kagamitan at kasangkapan. Ito'y nangangailangan ng dunong at ng pagtatrabaho. Kaya kailangan ng mga Levita para dito. Sa mga coworkers natin na nandito, maaaring kayo ay nasa ganitong uri ng trabaho, usherman, administrator, o kung ano man. Sunod sa verse 29 hanggang 32. Itungkol po ito sa mga hukom at opisyal na mga Levita. Masasabi po natin na mga taong ito ay ang mistulang manager para sa mga Levita. Sila ang mga hukom at opisyal. Kung mayroong problema sa mga tao, ay kailangang pumunta doon ng mga Levitang ito upang litisin o bigyang paglilitis ang kanilang problema. Ito ang isa sa mga tungkulin ng mga Levita. Mula sa silangan at kanluran, bahagi ng Jordan. Una, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nakadepende sa kung anong nasyonalidad ng isang tao. At dito naman, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nakasalalay sa kung banal ba tayo o hindi. Ang kabanalan ay hindi lang po tungkol sa mga bagay na ginagawa natin sa templo ng Diyos. Ang paglilingkod ay mahalaga. Pangangalaga sa kabangbayan ay mahalaga. Ang pagbabantay ng templo o pagbabantay sa pinto ay mahalaga. Ang pagtulong sa mga pari ay mahalaga. Ang pagtulong sa kanilang sambahayan ay mahalaga. Kung ikaw ang tagabantay, iyon man din ay mahalaga. Ang lahat ay mahalaga. Maging ang ginagawa mo sa marketplace ay importante din. Ang iyong pangangalaga sa iyong kasambahayan, ang iyong pangangalaga sa iyong ugnayan, ang lahat ng ito ay mahalaga.
Ang mga ito ay hindi gawain na kailangan nating gawin lamang sa loob ng templo, bagkus ay mga bagay na ginagawa natin sa komunidad. Ito'y may kinalaman sa sekular na mundo. Sa totoo lamang ay wala naman itong direktang kinalaman sa kabanalan. Ngunit, tulad nga ng nabanggit natin kanina, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po puro tungkol lamang sa kabanalan. Dahil maaari pa rin po tayong maglingkod sa sirkular na mundo. Ang paglilingkod ay hindi lamang po sa loob ng templo. Kung tinawag ka ng Diyos upang maging abogado, maaari ka pa rin maglingkod bilang abogado. O kaya ay maging pinuno, o kaya ay isang nagmamay-ari ng isang business o negosyo. Kung ikaw ay doktor, maaari mo pa rin paglingkuran ng Diyos. Kung sa loob ng simbahan, ikaw ay parte ng happy team, ikaw pa rin ay mahalaga. Kung tinawag ka ng Diyos upang maging sekretarya ng isang pari, iyon po ay maganda, iyon ay mahalaga. Ang lahat ay importante dahil ang tanging nais naman ng bawat isa ay ang presensya ng Diyos. Gawin natin ang ating tungkulin hindi lamang sa loob ng simbahan kundi maging sa marketplace. Naway pagpalain kayong lahat. Purihin po natin ang Diyos. Panginoon, kami ay narito upang pasalamatan ka. Handa kami na magkaisa upang madala ang iyong presensya sa lugar na ito. Panginoon, pinabati ka namin sa lugar na ito. Thank you.
Panginoon, ang iyong presensya ay nasa lugar na ito. Aming tinatanggap ang iyong presensya sa lugar na ito. Tayo ay manalangin at tanggapin po natin ang presensya ng Diyos. Itas po natin ang ating mga boses. Panginoon, kailangan ka namin. Panginoon, naway pumunta ang iyong presensya sa aming kalagitnaan at punuin kami, punuin ang lugar na ito. Panginoon, kailangan namin ang iyong presensya. Tinatanggap namin ang iyong presensya, ang iyong kadakilaan, ang siyang pumuno sa lugar na ito. Panginoon, alam namin na ang iyong presensya ay narito. Panginoon, bilang mga Levita, kahit sino man kami o nasaan man kami, ang iyong presensya ang siyang pupuno sa amin. Panginoon, nais namin ang iyong presensya. Kami ay nananabik sa iyong presensya. Naway ang presensya mo ang humipo sa bawat naming mga buhay. Kami ay tumatayo sa iyong harapan. Panginoon, presensya mo nawa. Panginoon, kailangan ka namin. Panginoon, kailangan ka namin. Ang iyong presensya. Ang iyong presensya ay narito. Panginoon, kami ay nananabik sa iyo. Ang nais namin ay ang iyong presensya. Panginoon, kailangan ka namin. Kami ay nananabik sa iyong banal na presensya. Naway ang apoy ng iyong pag-ibig, ang patuloy na mag-alab sa aming mga puso. Ikaw ang unang pag-ibig namin. Ang nais namin ay higit pa mula sa iyo. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating puso. Panginoon, naway ang presensya mo ang pumuno sa amin ngayon. Panginoon, kailangan ka namin. Muli mong pag-alabin ang
tutulog naming puso. Panginoon, pag-alabin mo kami, kailangan ka namin. Ang nais namin ay paglingkuran ka. Nais ka naming paglingkuran tuwing umaga sa aming pagkising. Ang nais namin ay ang isipin ka, ang dumulog sa iyong templo at hanapin ang iyong mukha. Ito ang nais namin. Panginoon, alam mo kung gaano ka namin kamahal at gaano kinananais. Tulad ni David, ang nais namin ay ang manatili sa iyong templo upang makita ang iyong mukha. Panginoon, ang iyong presensya ang siyang kailangan namin higit sa lahat. Panginoon, nais namin ang iyong presensya na muling pumuno sa amin. Ang lahat ng nakatayo rito, banal na espiritu, punuin mo ang bawat isa. Panginoon, pag-alabin mong muli ang puso ng paglilingkod sa iyo. Panginoon, nais ka namin, mahal ka namin. Ang nais namin ay paglingkuran ka. Panginoon, pag-alabin mo ang aming mga puso, kahit nasaan man kami, kung kami naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa marketplace, o kaya nag-aaral. Kami man ay nasa loob ng simbahan, o sa sekular na mundo, ang nais namin ay ikaw, o Diyos. Nais kong tawagin ang mga taong nasa Happy Team o kabilang sa Happy Team, ang mga tagapaglinis po natin, ang mga humahawak ng kabangbayan ng ating iglesia, lahat ng mga importanteng tao na nangangalaga sa ating mga bodega, akin pong tinatawag ang mga coworker na ito. Maaring wala po lagi tayo sa entablado, ngunit tulad ng sinabi ni Pastor Joshua, kayong lahat ay mahalaga. Inuulit-ulit po sa Biblia na inaalala kayo ng Diyos, inaalala tayo ng Diyos, hindi lamang tayo, kundi maging din ang ating pamilya at ang mga susunod pang henerasyon sa atin. Inililista ng Diyos ang lahat nating mga pangalan. Panalangin natin ang ating mga sarili. Tayo ay mahalaga. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating puso. Pinahahalagahan din po ba natin ang ating mga sarili para sa mga ushers po natin, sa mga taong naglilingkod bilang usher, o kaya ay nagbabantay ng pinto ng ating templo, kayo man din ay mahalaga. Nakikita tayo ng Diyos at ang lahat ay mahalaga. Nung una ay wala tayong parte sa paglilingkod at tayo ay kaaway ng Israel. Ngunit ngayon ay nabigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod at tayo ay pinahahalaga ng Diyos. Now ay buksan ng banal na espiritu ang ating mga mata at magkaroon tayo ng pananaw na mula sa Panginoon. Ito ay upang hindi natin maaliitin ang ating mga sarili. Panginoon,
Nakikita mo kaming mahalaga. Iyong inaalala maging ang aming mga angkan, ang mga henerasyon na susunod sa amin, at ang lahat ay iyong pinahahalagahan. Tayo ay magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sa posisyon na Kanyang ibinigay sa atin. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang gawain o ang uri ng trabaho na iyong ginagawa. Panginoon, bilang kinatawan ng mga taong ito, mga taong naglilinis, nagbabantay ng pinto, ng mga bodega, at maging ang mga usher sa aming mga gawain, bilang kinatawan ng lahat ng mga taong ito, mga tagapagbilang ng kabangbayan, Panginoon, ikaw ang tumawag sa amin, ikaw ang pumili sa amin. Sa pamamagitan ng iyong habag at biyaya, kami ay iyong tinawag at pinili. Upang ako at ang aking pamilya ay makapaglingkod sa iyo at sa templo mo. Kami ay kabahagi ng iyong presensya. Dahil kami ay ang iyong magigiting na tao na iyong tinawag upang pangalagaan ang iyong templo. Panginoon, naway basbasan mo ang mga taong ito na nakatayo sa harapan ngayon. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ay pinagpapala ko kayo. Naway patuloy na magkaroon ng ugnayan ang iyong puso at sa Panginoon. Panginoon, naway pagpalain mo ang mga taong ito tulad ng kung paano mo pinagpala si Obed Edom. Upang ang lahat ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. At ang mga henerasyon na susunod sa amin ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Aking tinatawagan ang lahat ng mga kabataan na nais maglingkod sa Diyos. Maaari kayong tumindig sa inyong mga upuan. Para sa mga taong nasa harapan, ay hanapin po ninyo ang mga kabatang ito na nais maglingkod sa Diyos at maaari po ninyo silang ipanalangin. Para sa mga taong nais na maging levita at nais na tanggapin ang pagpapala ni Obed Edom, maaari po kayong tumayo at kayo ay aming ipapanalangin. Lalo na sa mga taong wala pa pong posisyon sa ating simbahan o sa mga gawain. Para sa mga usher, sila pong nagbabantay ng ating simbahan. Lahat ng ito ay itinala ng Diyos at mahalaga para sa Diyos.
atin pong ipanalangin ang ating mga kapatiran na nasa marketplace. Alam kong marami po sa atin nagnanais na maglingkod sa Diyos. Ipanalangin natin na sila ang magiging asin at ilaw sa kanilang mga marketplace. Ipanalangin po natin ang kanilang mga pamilya. Naway tulungan tayo ng Panginoon na makapaglingkod at magningning sa ating mga marketplace. Atin pong ipanalangin ang bawat nating kapatiran na nasa marketplace. Panginoon, may mga kapatid kaming naglilingkod sa iyo sa marketplace sa kahit anuman pong uri ng trabaho na mayroon sila. Ay kanila pong ibinababa ang iyong presensya sa kanilang mga pinagtatrabahuan, sa kanilang paaralan, sa mga lugar na nasaan sila, Panginoon, sa kahit anuman pong posisyon, naway paglingkuran kanila. Palakasin mo ang loob ng bawat isa. Panginoon, nakikita mo kami, nakikita mo ang aming puso, ang pagnanais namin na paglingkuran ka. Ikaw ang aming nilalagay na prioridad sa aming buhay. Hindi mo kami minamaliit. Panginoon, naway samahan mo kami. Aming tinatanggap ang iyong presensya sa bawat uri ng trabaho na mayroon kami. Panginoon, iyong pinagpala ang tahanan ni Obed-Edom. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom, binigyan siya ng 8 anak, at sila ay naging pinuno. Sila ay magigiting na mga tao. Panginoon, naway iyong pagpalain ang bawat kapatiran na nandito upang kami ay makatindig bilang magigiting na tao na maglilingkod sa iyo kahit saan man po kami nanggaling, kahit anumang nasyonalidad na mayroon kami, kung kami man ay nasa loob ng simbahan o sa sekular na mundo. Sa piling ng aming mga pamilya, sa marketplace, kami ay maglilingkod sa iyo. Panginoon, pagpalain mo kami, pagpalain mo ang aming mga pamilya. Naway, lukuban mo kami ng iyong presensya sa aming pinagtatrabahuan, sa aming pamilya, sa mga posisyon na mayroon kami, sa simbahang ito, sa aming mga cell group. Kami ay mapupuno ng iyong presensya. Panginoon, ikaw ang nagpapala at nagbibigay kasaganaan sa amin. Panginoon, pagpalain mo kami upang kami man din ay maging pagpapala sa aming bayan at sa aming komunidad. Ang nais namin ay paglingkuran ka at sundin ka. Panginoon, tulungan mo kami, pagpalaan mo kami sa ngalan ni Jesus.